Kasi nga iba yung paint job, no? Ano pa tala, anong brand nitong frame mo? Ito kanyang rigid fork, ito yung ano, nasa vlog ko, ito yung top 1 na pinaka most affordable na rigid fork na mabibili nyo sa online. Chaoyang Phantom Speed na 29, ha? 29 ba yun ito? 2.2. 29 by 2.2? Kasi may nabudget na ako na ganito gulong. May nagtatanong sa akin kung ano yung feedback nito. Anong feedback mo dito sa gulong na to? Guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Malolos City Hall dito sa Malolos, Bulacan. So for this video naman po, so ipapacheck naman natin itong Rigid MTB ni Idol Mark Silva. So i-check natin ngayon yung specifications ng kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Mark, no, before tayo mag-start, tanong muna kita. Ito ba yung kauna-unahan mo na Rigid MTB? Actually, pangatlong MTB ko na po to. First na Rigid, then yung other two po is naka-suspension fork. Okay. So ano yung mga natitirang bike mo ngayon? Meron po ako dun sa amin na rider na naka-XC, then road bike, then ito pong Rigid MTB. Okay. So, next question naman, Idol. Ano yung intended purpose dito sa Rigid MTB mo? Saan mo regular na ginagamit? Ang pinaka-regular po na gamit nito is nagla-laps po. Usually, Philippine Arena or MCC. Then, gala rides. Also, sa mga long ride din po. Okay. Pwede po ma-share sa amin kung saan ka naglo-long ride? Ang long ride, usually, MOA, around Bulacan din po, like sa Hilltop or Bitungol. Yun nga eh. Marami palang mga ano doon, mga magagandang ano sa Bulacan. Kasi dati kasi ako taga Bulacan. Kaso nga lang, bata pa ako noon. Nalipat ako sa Las Piñas. Yes. Kaya hindi ko masyado pang na... Pag may time tayo, pag may time, baka pwede mo akong pasalan eh. Opo. Ayun, so next question naman. Di ba meron kang road bike? Opo. Ngayon, no, ano yung naging comparison mo between doon sa Rigid MTB mo tsaka sa road bike mo? Para sa akin po, yung major difference niya kasi is yung tire width. So, mas confident po akong gamitin siya. Especially ito po sa amin, Bulacan. So, alam naman natin na... Lubakan. Yes. Yung ano, yung unpredictable road condition po. Tama. Kasi kanina, may ginagawa na namang kalsada dun eh. Sa bandang Marilao, tsaka Balagtas. Opo, Balagtas. Yung nga, kadadaan namin na ano, eh. Kadaan ko doon. Pero nung December, wala pa yun eh. Yes po. Napaka unpredictable talaga eh. Yes no? Po. Ayan, so yun yung general details sa kanyang Rigid MTB, no? So mag-start na tayo sa XC Hardtail Mountain Bike Frame mo. Kasi nga iba yung paint job, no? Ano pa tala, anong brand nitong frame mo? Repainted po siya, but yung totoong po niyang brand is Foxter, model is FT301. Foxter, no? So ito nga is aluminum 6061, pang 27.5? 29er po, size 16 medium. Okay, 29er, no? Then ang head tube na to, pang straight or non-tapered. Then ang cable routing naman nito, full external, no? Yes. Full external cable routing, pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 27.2, no? Yes. Ayan, millimeter diameter ng seat post, quick release yung drop out, then ang disc brake caliper mount is IS or international standard. So next naman ito kanyang rigid fork, ito yung ano nasa vlog ko, ito yung top 1 na pinaka most affordable na rigid fork na mabibili nyo sa online. Ito yung Lutuwang na universal size or one size fits all. So kita natin na pwede sa 29er na medyo malaki pa yung gap, no? So ito is aluminum 6061. Ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade nito. Yun nga, universal size or one size fits all. Then ang steerer tube nito, of course, is straight or non-tapered. Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman nito is post mount. So next naman ito kanyang cockpit. So mag-start muna tayo sa kanyang handlebar. Ang pangalan nito is Cincher na aluminum 6061, 31.8mm ang diameter. Gano'ng kalaban ito, Idol? 640mm. 640. Yan, straight na may konting back sweep. So next naman, malamang, ito yung, ano ba ba brand ito? Unbranded. Ayun, yun nga, pampansang brand, unbranded na silicone handlebar grips. Yan, so next naman ito kanyang stem. Ay, parehas tayo ng ano, no? Stem sa tactical ko, uno na aluminum. 130mm ang haba, negative 17 degree yung angle. So next naman ito kanyang integrated headset, ito yung Ragusan. Oha Mountain Peak. Ano po siya? Mountain Peak po. Itong part lang na po ito is Ragusa. Since maigsi po kasi yung steer tube niyan,
ano po, parang volcano type po yung sa mountain peak. So, binili ko po yung luma kong Ragusa. Okay, yung binili mo, naka-volcano cap. Opo. Na mountain peak, kaya Ragusa yung nilagay mo. Pero ito talaga mismong headset. Yung headset po is, kabuo niya is mountain. Yan, na seal bearings, no? Yan, sa next naman, ito kanyang seat clamp. Ito yung wake na aluminum. So, ito is Allentide din. Ang diameter nito is 31.8 mm. Ito naman kanyang seat post. Ito yung lunch na aluminum. 27.2 yung taba. Gano'ng kahaba ito, Idol? 400 mm. Yun, zero sa ano, setback pala, I'm sorry. May setback to na may dual ball clamping system. Ito naman kanyang saddle, ito yung West Viking na may butas sa gitna. Malambot, uy, malambot na malambot and very flexible. Then steel railings. Ano yung review mo dito sa saddle? Ang review po dyan is, sa una po, hindi siya naging comfortable. Pero pag nahanap ko po yung sweet spot nung saddle position, naging okay naman po siya. Yung parang fore and aft. Apo. Yan. So ito yung kanyang feedback niya dito sa kanyang saddle, no. So proceed naman tayo sa kanyang drivetrain setup. Yun nga, ano, dinapabansa, no, nakaano na kasi to eh. Ano ba to? 2x ano to? 3x9 po. 3x9 speed. Ayun, 3x9 speed daw ito, kaya may makikita na kayo ng front shifter, front trailer at saka extra chain rings. Itong kanyang shifters, L2A5, no. Yan L2A5. So next naman, ito kanyang MTB crank. Ito yung ulit yung pambansang MTB crank na I accept that dyan ko, na katulad din sa ano ko, yan may gagamba pa. Na Halotech. Ayan, Halotech. Then Shimano BB52 yung itong kanyang Halotech threaded bottom bracket. 170mm ang crank arm. 104BCD na may, yun nga, 104BCD sa dalawang chain rings, then 64PCD para sa granny ring. Idol, ano yung mga chain rings mo, Idol? Yung big ring is 42, mid ring 32, then yung granny ring is 24. Okay na, bali, anong brand ito? May brand ba yan? Unbranded. Saan mo nabili? Sa online ba siya? Online. Bakal to, no? Okay. Ayun, ito yung kanyang mga chain rings, no? Next naman, ito kanyang front derailleur. Ito yung L2A5 din, no? Na pang 3x na high clamp. Parang high clamp, no? Pakicorrect lang ako, mali kung tama ako, no? High clamp na, ano pala, no? Mata, anong tawag dito? Kasi yung isa, bottom pull, yung isa, top pull pala. Okay. Top pull or top swing. Yan, so next naman, ito kanyang, ito yung pedals mo, clipless na may pwede pang flat pedals, no? 2-in-1 na Rock Bros. Yan, Rock Bros. Yan, proceed naman tayo sa kanyang chain. Cole na 9 speed, no? Cole na 9 speed. Ano naman yung cassette sprocket mo, Igor? Ragusa R200. R200 Ragusa. Ano to, pang MTB, pang road bike? Pang MTB. Pang MTB na 1132. Ayan, 1132 na MTB cassette na 9-speed. So next naman, ito kanyang rear derailleur. Ito yung L2A5 na pang 9-speed na non-elite, no? Yan, so ito yung sa drivetrain setup na kanyang MTB. So next naman, proceed tayo sa gulong, sa tires pala. Ito yung kanyang gulong, no? Chaoyang Phantom Speed na 29, pa? 29 ba yun ano to? 2.2. 29 by 2.2? Kasi may nabudget na ako na ganito gulong. May nagtatanong sa akin kung ano yung feedback nito. Anong feedback mo dito sa gulong na to? Okay po siya, especially kapag kahit yung medyo gravel type yung road condition, okay naman din po siya. Okay. Sa patal. Reliable eh, no? Yeah. Yan, ito yung ano, no, wire bead na Exciter eh, no? Next naman, ano naman yung MTB rims naman na pang 29er? Stock ng Foxter? Stock po ng Tosic. Stock ng Tosic na aluminum double wall 32 holes. Yung spokes and nipples mo ay doon? Ragusa po. Ayan, Ragusa na stainless steel. Next naman, ito kanyang hubs. Ayun, malapit ko na itong tawagin na pambansang MTB hubs. Speed 1 na brand, ang model ito is Soldier, no? 6 poles, kasi type of prehub body, then seal bearings. So check natin yung tunog nito, Idol, kapag naka-free wheel. Yan guys, no, yan yung tunog ng Speed 1 Soldier MTB hubs kapag naka-free wheel. Dala sa lang sa kanyang brake set. Ano to, no? Shimano M315, no? Shimano M315 na hydraulic brake set, tetuay dual piston. So nasa lang sa kanyang rotors. Ano to, unbranded? Bali, galing po sa stock ng Rider po. Unbranded po. Okay, unbranded to, no? Pero kawig ng Shimano, no? 160mm ang diameter, harap at saka likuran. Yes po. Parehas na fixed type and ball type disc brake rotors. So Idol Mike, magkano yung total estimated na nagastos mo dito? Nasa around 10 to 12k lang po. Kasama na yung upgrades yan. Opo. Ayan, yan guys, ito nga yung Foxter FT301 Rigid MTB ni Idol Mike Silva.
Yan guys, now na-bike-check na natin itong Foxster FT301 Rigid MTB ni Idol Mark Silva. So kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka na. Shoutout sa mga kasama pumanjak dyan, ingat palagi. Ayun, so wala na, okay na. Ayun, so salamat sa pag-bike-check ng bike mo, no? Isa na rin to sa mga Dayo bike-check episodes ko. Meron pa tayo susunod na isa, dyan po nagabang dyan. Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood. Then don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Nakapagod. Yan guys, maraming salamat sa inyo. And ride safe po sa inyo.